Hi guys! In this video, ay i-share ko lang yung bagong kabit ko sa may rear shock ng motor ko. So, eto siya guys oh. Ayan, kung nakikita nyo, ano nga ba siya? So, madalang kang makakakita ng ganyan. Ayan, kailan ko lang din siya nalaman. Tinaray ko lang din siya. Pero sobrang daming benefits niyan guys. Sa mga malalambot na shock guys, gusto nyong patigasan pero walang adjustan yung shock nyo, gusto nyo pang magpalit pero wala kayong budget, eto muna guys, itry nyo muna to. Kasi ang nagagawa na ito, ang tawag kasi dito is shock absorber. Eto lang guys ha, iba pa to, shock absorber din kasi to eh. Yung benefits kasi nito, parang naka-preload ka na, meaning nagpapatigas siya mismo ng shock. So, based sa experience ko, yung ganito, malaking tulong siya eh. Ito kasi guys, tong shock na to, pinaltan ko na to, pero stock pa rin to ng ibang motor. Yung shock kasi nito dati, nasira na, lumambot na, kaya pinaltan ko siya, pinaltan ko lang din ng second hand, naghanap ako. Ito naman, stock ng PCX. Pero, ayun nga, sobrang lambot kasi yung shock nun. Kaya tinry ko to, nilagyan ko nito. Sobrang effective, guys. So, yung rebound niya, halos, basta sobrang tigas, guys. Pero, syempre, iba't iba naman yung gusto natin sa motor natin, diba, guys? Ako kasi, kung napapanood nyo yung mga past video ko, mahilig kasi ako sa mga kargahan ng motor. Hindi yung kargahan guys na mabilisan guys ha. Kargahan, syempre, yung pamabigatan. Kasi guys, ginagamit ko ang motor ko sa pamimili ng pyesa. So, pang business kasi talaga yung mga motor ko. So, para sa akin, worth it talaga to. So, ayun guys. So, ang pros nito, yung rebound niya mismo, parang naka-adjustable siya ka na sobrang tigas. Pero may mga tao kasi na ayaw din ng masyadong matigas, gusto lang may play. Siyempre, ano lang din, depende na lang din sa inyo. Pero para sa akin, fit na fit to, yun nga lang, pero halos wala talaga siyang play. Pero kung pag kinargahan ko naman siya ng mabibigat, doon talaga lumalabas yung effective na to. Ang cons naman nito guys, ang napansin ko lang dito, kapag araw-araw mo siyang ginagamit, kung hindi maayos yung pagkakakabit mo, medyo natatanggal siya. Hi! Ito, may bago na naman kaming doggy. So, cute-cute yan guys. Ayan, medyo makulit yan. Ayan, pinaalis ko na kanina yan. Lumapit uli. So, ayun, back na tayo sa topic natin. So, ayun yung nakikita kong cons dito, natatanggal siya kung hindi maayos yung pagkakakabit nyo. Kaya ang ginawa ko rito, nilagyan ko siya ng mga cable tie. Ayan o, kung nakikita nyo. Maliwanag naman siguro yan. Then, ang isa ko pa nakikita dito, medyo mahirap siya mahanap. Pero kasi, sa Shopee, meron naman ng Shopee, kaya madali na rin siguro mahanap siya guys. Pero yun nga, yung mga seller kasi nito, mostly, nasa may ibang bansa sa mga China, kaya medyo matagal ka rin maghihintay. Then, ang pinaka huling cons ko dito is sobrang hirap niyang ikabit. Ayun guys, sobrang hirap niya talaga ikabit. Lalo na kapag monoshock lang yung gamit niyo na shock, single shock lang siya, sobrang hirap ikabit niyan. Kasi tinry ko siya sa ibang motor ko na single shock lang o monoshock ang tawag. Sobrang hirap niya ikabit. Hindi ko talaga siya makabitan. Unlike dito sa kapag double shock, ayan, kung nakikita nyo, dalawang shock siya, medyo mas malambot siya, kaya kayang-kaya naman ikabit. Pero yung iba kasi, based sa mga napanood ko kung paano siya ikabit, may mga diskarte dyan eh. Yung iba, nilalagyan pa siya ng pampadulas para mas dumulas siya, mas kumapit kagad siya, malagay kagad siya. Pero ako kasi, hindi ko na siya ginawa ng ganun eh. Siyempre, siguro,
ginamita ko lang ng lakas, guys, oh. Pero biro, guys, totoo yun, hindi ko na siya ginamita ng kung anong pampadulas. Sinaga ko lang siya talaga. Ayun nga, sobrang hirap lang. Pero once na nagawa niyo naman, sobrang worth it naman niya. Then, yung presyo nga pala niya, is mura lang yan, ang pagkakaalam ko. Parang nasa 100 per piraso lang yan. Yun nga lang, sa China pa talaga yan, kaya medyo matagal yung dating yan. Sa Shopee, guys, marami yan. So, ilalagay ko na lang sa description box down below yung link yan. So, para hindi na kayo mahirapan, alam nyo naman, gusto kong tumutulong palagi, di ba? Para hindi ko na kayo papahirapan, lalagay ko na yung link dyan. So, ayun, guys. Kung may natutunan ka sa video kong to, mag-like ka na kagad. So, kung wala naman, panoorin mo na lang yung iba kong video. So, doon, marami kang matututunan doon. Marami pang videos doon, eh. So, katulad ng mga, ano yun, pang-motorcycle, pang-fitness, at minsan, nagmumukbang din ako, eh. Pero sa ngayon, guys, hindi na muna ako nagmumukbang kasi medyo, ayun, bagong New Year lang kasi ngayon, after New Year. So, siguro, diet-diet muna. Medyo tumaba na kasi, guys, eh. Pero, ayun, guys, yung topic ko na yun, yung tatlo na yun, umiikot lang talaga doon. So, kung mahilig kayo sa ganun, mag-subscribe na kayo. So, hanggang dito na lang. Bye!